Good evening guys and welcome back dito sa aking YouTube channel. So mga kamapram, pagpasensyahan nyo na yung ating background. Medyo magulo. Hindi na issue yan guys. Sanay na ako dyan guys. Next time gagamit na ako ulit ng green screen. Ito ngayon guys, pag-uusapan natin yung matinding labanan sa social media. So hindi yung mga labanan ng kusino-sino. So alam nyo na. Ito guys, about sa dalawang two social media platforms na napakasikat nga naman. Ito yung YouTube tsaka yung Facebook. Para dun sa mga hindi nakakaalam, pwede kayong kumita sa YouTube at sa Facebook. Like me, kumikita na po ako sa YouTube, pero wow, sa Facebook naman. Medyo malabo wow. Pa. Kung nakaya ko, wow. Kaya nyo rin yan guys. Ano nga ba yung tatalakayin ko about dito sa dalawang sikat na social media platforms, Facebook and YouTube? Ito guys, magbibigay ako ng sarili kong opinion based on my experience. So ito, na-experience ko ng kumita sa YouTube. So masasabi ko na okay naman siya. Nakakatulong din sa mga pangangailangan sa araw-araw. Lalo na nung panahon ng pandemic, yan, naasahan ko yung YouTube channel ko. Hindi ko naman sinasabing porket kumikita ako sa YouTube, mas papaboran ko na yung YouTube kaysa sa Facebook. So based lang sa aking sariling opinion, sa mga hindi pa nakakaalam, maaari na kayong kumita sa YouTube sa pamamagitan ng YouTube Shorts. Para dun sa mga monetized channel, pang YouTube Shorts ay magkakaroon na ng ads. Syempre dun sa mga Facebook users, good news din ito sa mga Facebook users na nag-upload ng mga short videos through Reels. So ito naman guys yung tinatawag na Facebook Reels. Pwede na rin kumita through FB Reels sa pamamagitan ng pagbibigay ng stars. Kapag na-activate nyo na yung stars through FB Reels, kikita na kayo sa mga short videos nyo through FB. What is the difference between these two social media platforms? Actually guys, sa YouTube, ganun pa rin naman yung requirements. Para ma-monetize sa YouTube, sa mga hindi pa nakakaalam, kailangan nyo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. 4,000 watch hours means 640,000 minutes na panonood sa inyong mga YouTube videos. So yun guys, ang kailangan nyo para ma-monetize sa YouTube channel nyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na pwede na kayong kumita sa YouTube Shorts. Good news diba guys? Pero. Ito guys, ito ang kailangan nyo. So medyo mahirap to eh. Kailangan nyo guys ng 10 million. So tama yung narinig nyo guys, 10 million views. Hindi watch hours guys ha, kundi views. Total views sa inyong YouTube Shorts. Para ma-monetize ang inyong YouTube channel. So hindi nyo na kailangan dumaan sa 4,000 watch hours. Iba kasi yung sa YouTube Shorts, tsaka yung sa long term videos. Kung mamomonetize kayo sa pamamagitan ng mga long term videos, so yung mga vlogs tulad nun guys, kailangan nyo ng 4,000 watch hours at 1,000 subscribers. Then kung gusto nyo namang mamonetize through YouTube Shorts, kailangan nyo guys ng 1,000 subscribers din at saka ng 10 million public views. Kaya nyo yan guys, alam kong kaya nyo yan. Ako nga, mga pinag-upload ko, yung iba wala namang kwenta, yung iba may kwenta naman, kayo pa kaya hindi nyo makaya, diba? About naman sa Facebook Reels guys, pwede kayong kumita sa Facebook through Facebook page. Eto nga lang, medyo mahirap nga lang sa Facebook guys, pero kung saan naman kayo mas komportable at saan kayo sanay, dito sa Pilipinas mas maraming gumagamit ng Facebook, so mas maraming chance na mapanood yung mga videos na i-upload nyo sa Facebook kaysa sa YouTube. Kabaliktaran kasi guys, sa US, mas maraming gumagamit ng YouTube kasi ang YouTube ay isang American company guys. Actually guys, dito sa Pinas, mas maraming gumagamit ng Facebook kasi mas kilala ang Facebook dito sa Pilipinas. Kumbaga siya yung pumalit dati sa Friendster, dati kasi Friendster. So naging Facebook na yan guys. Paano nga ba tayo kikita sa Facebook? Explain ko lang sa inyo. So ako, hindi pa naman ako kumikita sa Facebook. Through FB page guys, kailangan nyo lang naman ng 10,000 followers. Bukod sa 10,000 followers guys, kailangan nyo rin ng 600,000 minutes. So ano guys, carry nyo? Carry nyo yan. Kaya-kaya nyo yan, mga Facebook users. Sa tingin nyo, kung ano yung kaya nyo ma-achieve. Tama ba ma-achieve? Sa tingin nyo, yung kaya nyo ma-ano. Basta, yun na yun.
kung sa tingin nyo, sa sarili nyo, yung kaya nyong mapalago, yung inyong FB page ba, or yung inyong YouTube channel. Isama nyo na rin yung TikTok, guys. So, alam ko, pwede rin kumita sa TikTok through live streaming. Ayan, guys, nasabi ko na sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo about dito sa dalawang social media platform, yung YouTube at yung Facebook. Kung saan kayo komportable, gusto nyong kumita, gusto nyong ma-monetize, YouTube Shorts ba o sa Facebook Reels. Ito guys, direct to the point na, ano nga ba ang i-suggest ko sa inyo, ang YouTube Shorts ba o ang Facebook Reels, YouTube Shorts versus Facebook Reels. Para sa akin, siguro, syempre kumikita na ako sa YouTube. Bukod sa mas madali yung requirements niya,